So they may officially starts now. Ready timer. All right. So una sa lahat, una sa lahat. Okay, Tagalog, no? Magandang hapon po sa lahat sa live at saka dito. Una sa lahat ay humihingi po ako ng pasensya sa ating tema. Actually, sa tema po namin, actually, True Church lamang po ito, one-sided. Since hindi po pwede nalagyan ng, ayaw po nalagyan ng hindi. So ngayon, buo po ang tema na patutunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 AD samayon sa Biblia at mga referensya. So, pasensya sa tema, pero True Church lamang po ito. Meaning to say, we don't believe that Roman Catholic Church founded by Jesus Christ and by the Apostles. Okay, so simulan po natin. Ito po na patuloy natin tatandaan na meron pong mga errors po itong mga encyclopedia at mga aklat. Kaya sa ayon dito, as useful reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. So, meron po itong ano, no, this is not like the Bible, na meron po itong mga mali. So, kailangan po natin kunin yung general consensus, hindi yung isang references lang. Kailangan po natin kunin ang buong o kaya agreed na sa lahat po ng mga encyclopedia. Ito po ay dahil gagamit po tayo ngayon ng referensya at mga ang Biblia at referensya. So ito na po ang ating patutunayan. Sumagot naman 380 ayon sa Biblia at referensya. So una sa lahat, ang aking pong trabaho ngayon is to define the topic and then to present arguments. No, hindi ho sa debate ay babasahin letra por letra. We have to present arguments and evidences. So, define the topic, Roman Catholic Church. Ano po ito? Okay, this is from Wikipedia. At wala po yatang tututul dito. The Pope, who is the Bishop of Rome, is the Chief Pastor of the Church. So, Roman Catholic Church, the largest Christian church. Kayo na po babasa dyan. At according to Found Wagner's New Encyclopedia, ito po ay those Christians who acknowledge the supreme authority of the Bishop of Rome, the Pope. Okay, ito po mapag-uusapan natin. Ito po yung tema. So ngayon, ganun pa rin, New Catholic Encyclopedia, volume 13, ito po, page 562, ganun pa rin, sabi dito, so the term Roman Catholic became accepted as a useful designation of those who owed allegiance to the Pope. Alright, ayan po ang ating tema, no? Na ito lamang po ay sumulpot. Ano ba ang ibig sabihin ng sumulpot, mga kaibigan? Hindi galing sa mga apostolo, hindi tatag ng Panginoong Jesucristo. Ito lamang po ang ating definition. Number two, dalawa po ang ating pag-uusapan ngayon. Una sa lahat, patutunayan natin na sumulpot ang RCC ayon sa Biblia. At patutunayan po kung kailan ito po ay 380 ayon sa references. Alam po natin ang Biblia natapos po ito, first century. Kaya ang 380 ito po ay mapatunayan natin using the references. Ito po yung dalawang ano natin ngayon. Na sa negative, ito po yung trabaho ng ating kaibigang katunggali mamaya. Na pamalian po niya itong ating references. Number one, bakit po natin nasabi na sumulpot po ang Romano-Katoliko? Ang tunay na iglesia sa Biblia ay may katiyakan sa kaligtasan, which is not sa Roman Catholic Church. Bakit nga ba? Kasi po, ayon sa Colossus 1:18, ang ulo po ng iglesia ay si Kristo at ito ang kanyang katawan. At hindi po tayo naniniwala na ang katawan na siyang iglesia ay mapunta sa impyerno. Therefore, merong katiyakan sa kaligtasan ang tunay na iglesia. Hindi ito ang Romano-Katoliko. Ayon po sa Ephesians 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil dito, 26, upang kanyang pakabanalin ito at nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kung atin pong titingnan, ayon po sa Juan 10:28, ang iglesia, ang kanyang mga tupa ay binigyan na niyang walang hanggang buhay at hindi na ito kailanman malilipo. At ayon po sa Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 1. Ang subject matter dito, ang Roman Catholic Church ay sumulpot noong taong 380. Bakit pumunta sa kaligtasan? Hindi topic yan. Violation yan sa rule of debate. May ask you a question. Kung sa mana, ang imong rason nga i-state na nimo, doon na ba na ikalabutan? Relate na siya sa imong
Tama? Meron po, mga Muslim moderator, dahil ang arguments ko po ay ang tunay na iglesia ay merong katiyakan sa kalikasan. At ako po ang affirmative dito. So kung ako pang magpipresent, hindi po trabaho niya na parang siya po ang masusunod sa presentation. So ito po ay tinutukoy natin yung tunay na iglesia na hindi yung Roman Catholic Church. Mr. Moderator, again, objection. Maliwanag ang topic dito na ang Roman Catholic Church ay sumulpot, binigyan niya ng taon 380. Bakit pumunta sa doktrina ng kaligtasan? So Mr. Moderator, that is an objection of the rules of dialogue. Okay. Hindi pa. Papunta pa po ako dyan. Okay. Puliin ng director na po, itas niyo siya, i-direkta sa punik na yung sa imong creating ID. Actually, Mr. Moderator, yung sabi ko nga, ito, malinaw naman sa aking presentation. Next topic lang ito na. Hindi pa po ako tapos eh. Okay. Mr. Moderator, patutunayan ko po ang tema. Okay. So yung 380 mamaya, hintayin niya kasi lalabas yan. No? Hindi pa po ako tapos. Okay. Kaya ang aking presentation, patunayan ko sa Biblia, sumulpot sila, tapos yung 380 ID sa references. Malinaw po yan, Mr. Moderator. So related siya? Natural. Proceed. Ito po, mga kapatid. Please make it brief. Opo. Ha? Bakit po, mga kapatid? Ang sabi ko po, ang patutunayan ko, sumulpot po, layon sa Biblia, ni 380 ID, references yan mamaya. Maghintay ka lang. Okay? Yeah. So, malinaw po na Jesus Christ is the head of the church. We're talking of the church. Ito, church. So, ang church po, Mr. Moderator, ang iglesia na tunay, ang author of salvation si Jesus Christ na merong eternal salvation, merong eternal redemption at may buhay na walang hanggan. So, yan po ang tunay na iglesia. Pag wala kayo yan, hindi kayo tunay na iglesia, therefore, sumulpot kayo. Okay? Ngayon, number two. Argument number two. Ang tunay na iglesia sa Biblia ay hindi pinamamahalaan ng isang tao sa Papa sa Roma. I'm talking of iglesia. Kaya, Mr. Moderator, objection na yun, Mr. Moderator, pumunta na siya doon sa leader. Sa kapase, ang ating tema, maliwanag o ulitin ko, na ang Roman Catholic Church ay sumulpot 380. Yun ang subject matter. So dapat yan siya. Again, that is one of the violations of the rules of dialogue. Okay. Pastor Ryan, direct to the point, sa pagpresenta ni Mabahurot ang inong oras, dilini mo kahatagag punto ang tema na sang-ayon ang direct to the point. Objection, Mr. Moderator. Kailangan po kayong makinig sa dalawang objection. Unang objection, yun yung objection niya. Mr. Moderator, ang pinag-usapan natin dito ay iglesia. Roman Catholic Church. Ang pinipresent ko po iglesia, nasa Biblia. Yung hinihintay po niya na tema, sabi ko nga, dalawa po ang aking patunayan. Na sila'y sumulpot, ayon sa Biblia, kailan references. So, pinag-usapan natin Roman Catholic Church. We're talking of the church. Bakit wala sa tema yun? No. Church, ang pinag-usapan natin, hindi mo ito, Moderator siya. Kasuha na ito ha, may asa proposisyon, patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 ang ayon sa Biblia at referensya. Now, I think it is fair na dili man question ang authenticity sa iglesia nga gitukod. Ang question dere is another issue. Ang issue dere is whether or not na sumulpot ba sa 380. Ha? Sigma kung ano ang Roman Catholic Church. Mamay main issue. Kaya nga, Mr. Moderator, pinapatunayan ko muna yung totoo. Kasi mamaya, ipapatunay ko yung sa kanila kailan. Kaya hindi mo malalaman yung peke kung walang totoo. Kaya binipresent ko muna. Kung hindi ako papasok sa tema, Mr. Moderator, pabor niya yan. Okay, another sa akong opinion sa Moderator Pastor Ryan. Ang tema, patunayan ng Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 38 days ang ayon sa Biblia at referensya. This is a very single presentation. It should be, you have to present this in a singularity. You have to prove this based on the very issue of the theme. So, based on the theme, you are not required to present the origin of the church, but the theme you are being forced to deliver. You have to put it once. Why is it that the Roman Catholic Church sumulpot
yung taong 380, yun ang gagawin mo. And because of that, Mr. Moderators, I would like to request that according to the rules of dialogue number 13, if the debater committed violations, so dapat i-count para ang every 3 violation, maridakan siya ng 1 minute sa kanyang summary. So, maliwanag na nakabiolate siya sa rules of debate, so dapat mag-start na tayong mag-count ng deduction. O meaning, i-count na natin yung mga violations para makapag-start na tayo pag darating siya ng 3 violation, magkapag-minus na tayo ng 1 minute sa kanyang summary period. Yan ang rules natin sa ating dialogue. So, Last speaker, ha? Ito, Mr. Moderator, oh. Introduction to the meeting, speaking rules, Mr. Moderator, I am presenting arguments. So, sabi, oh, outline, sabi dyan, the affirmative rule is to set out the team's interpretation of the topic, define the topic, outline the team's split, and present arguments. I am not presenting arguments ngayon. Patungkol sa iglesia, ang tunay, tsaka sumunpok. So, paano wala sa tema yon? Again, sabi ko, I am presenting arguments na hindi ho sila tunay na iglesia ayon sa Biblia. Kailan, I will use the references pagkatapos. Bakit ayaw niya yan? What is being proposed here, what is to be resolved is, whether or not, the Catholic Church emerged only in 380 AD. More na siya ang isyo. 380 AD. I understand ang imong point na correlate kay establish nimo ang unsay tinuod, then tunayan nimo nga false sila kay 380. Pero dili man isyo kung unsay tinuod ng iglesia dere. Ang isyo ra gyud ini sa sigun sa proposition is patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong 380. Teka, Mr. Moderator, ang tema ko po sumulpot. Paano mo sasabihin sumulpot kung wala ang tunay? Paano mo masabing sumulpot ang RCC kung walang tunay? What's my definition na sumulpot? No. Ang punto lang din eh, whether or not, ano ang tunay, ang punto lang din eh nga, ang Roman Catholic Church, emerge ba sa Trinity? Kaya nga, Mr. Moderator, kaya nga kailangan yung tunay para sumulpot sila. Kaya nga, Mr. Moderator, hindi tayo makapagpatuloy ngayon kasi kung, eto ha, kung out of topic ako, Mr. Moderator, advantage yun sa kanya, wala ho siyang trabaho, kasi negative siya eh. Ako po affirmative ngayon, I am presenting arguments, and he's talking of the church. Bakit siya sumulpot? Kasi yung tunay nandito. Bakit siya sumulpot? Kasi po hindi sila pareha sa tunay. Ay, ang sabi ko nga kanina, dinidefine ko ba? Ang sumulpot po, Mr. Moderator, ay hindi tayo magpatuloy nito, Mr. Moderator, kung ganun. Sabi ko, hindi galing, eto ha, ang tema ho, ang tema na sumulpot hindi galing sa mga apostol o hindi tatag ng Panginoong Hesukristo. Dapat dyan pa lang. Kinsamang na kayo. Kinsamang profesor na, define na na. Ayan yung tema ko. Ako yung affirmative. Ako nag-present. Ito yung tema ko. Kinsamang. Ano bang ibig sabihin ng sumulpot? Hindi galing sa mga apostol, hindi tatag ng Panginoong Hesukristo. Paano ko masasabing hindi tatag kung hindi ko sasabihin kung ano yung tatag ni Kristo? Kinsamang profesor na, define na na. Pastor Ryan, sa definition mo na sumulpot, dapat ang trabaho mo, ano ang nasa Roman Catholic Church practice or their beliefs. So, after presenting the beliefs, with that beliefs came true to the beliefs. So, you are not required to present the origin of the church, but you have to present directly to what the Catholic Church believe and practice the Catholic Church. By doing that, then you can prove that church, Catholic Church became small pot. That's it, sakto. So, ang tawa na nabili niya, moderator, so magsabog ni, kung kinima ko nga, presentation ni mo, dili pa ni siya, violation sa rule number one. Mr. Moderator, is it violation for the rule number one? And to me, this is a violation. Okay? Ang point ni sa affirmative is dunay relation sa topic kay tungod kay by presenting sa tinuod ng iglesia mapatunayan niya na false ni usa, di ba? Pero mao lagi ang punto ni Rigor, wa man maghisgot kay dire mo ni ang proposisyon ko, wa mo na yung gihan klaro dyan.
ang proposisyon ho ang magkinanglan nga mahingon nga unsay present unsay kinsay false unsay tinuod ang ipangayo ra dire nga whether or not ang Catholic Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong 380 AD. So whether it is false or not is not the point. Is it, ang punto na ini kung kailan siya sumulpot. Hindi po. Objection, Mr. Moderator. Hindi po kailan ito. This is not only day. This is about sumulpot muna, tapos yung day. Hindi po date lamang po ito ang tema natin. Mahaba po ang tema. Pambihira. Hindi po date lang ang tema ho. Meron po tayong definition patungkol sa sumulpot. Pastor Ryan, kami nga moderator. You have to respect the moderator. Among nakita na violation sa rule number one. Tungod iklaro kaayo nga ang tema, you are obliged to present the beliefs and practices of the Catholic Church and those practices when the practices came. And that's your part to deliver the facts. So, yun na nilang ang mga desisyon. Sa atong asahin, this is a violation for the rule number one. Ako, I perfectly understand your point. Pero ang atong tema karon good, I understand na relevant yung kaya siya doon bali natin. Pero ang proposition is nag-restrict na ito. Mabutan na yung kosa sa planan ka. Roma, proposition ninyo. Kaya mahin mo nga, mainap na ang discussion na ito sa BN, sa OSA, yung ipangayo sa proposition. Muna akong giklaro, it's not a question of day lamang ang gipresent niha na kung say tinuod o kung say false na iglesia which is not demanded. Brian, ang gusto niyo mong ma-present karon ato na lang sa iyong rebuttal. Go straight to the point. Okay? Hindi kasi babalik na rin ko na lang ito. For example, argument number 2, ang tunay na Iglesia. So, Roman Catholic Church, pinamamalaan ng Papa sa Roma, therefore, sumulpot sila. Ngayon, hindi pwede rin? Hindi pa rin pwede. Ito, ang mga points ko, babalik na rin ko. Kasi I'm talking of Iglesia sa Biblia. So, babalik na rin ko po, Mr. Moderator, na ang Roman Catholic Church ay sulpot dahil sila yung pinamamalaan ng iisang tao. Okay. Baba ko lang. Kasi I direct na lang ng point. Sige. Moral. Makatanda ko ni mo. We have a rule. Consider naman ito. Rule man sa moderators na ay the division sa rule. We consider it as one point. Kung mo dili pa. O pa, by three violations man. One point, okay. Sige. Layo pa kayo sinuod. Sige, brother. Ang idibate, moderator. Okay. So, number 2 argument. No, mabalik na lang natin. Huwag niyo nang intindihin yung presentation. So, bakit po sila sumulpot? Again, ang ating tema, sumulpot nga, ibig sabihin, hindi tunay. Dinidefine ko na ho yun eh. Pag-define ko po as an affirmative, kailangan ko pong patunayan yung definition ng tema ko. So, ngayon, number 2, sila po ay sumulpot dahil meron pong Santo Papa na namamahala sa Roman Catholic Church, which is hindi ho ang ayon sa Biblia. Okay, so, eto, ayon po kay St. Peter, no? Ayon kay St. Peter, na ang kanyang iniwan ay plural, eto po ay elders. Ayon po kay Apostle Pablo, ang kanyang sinulatan din mga elders din, hindi ho niya iniwan ito ng isang tao. So therefore, no, ayon sa Biblia, sumulpot po ang Roman Catholic Church. At again, ang date, maya-maya ibibigay ko po kung kailan. Nandito yan eh. So for example, in 2 Timothy 2, ayan, commit thou to faithful men. Okay, mga tao. Ang iniwan niya, marami, hindi po isang tao. Therefore, sumulpot po. Okay, now for example, ito. Papatunayan ko po yan na iisang tao, sabi kasi dito, ayan o, so, yan, early papers, papasi. Now, ito, dahil I define the Roman Catholic Church na under po sa Roman Catholic yung isang tao po ang namamahala. Sabi dito,
There is no historical evidence that St. Peter was Rome's first bishop and or that he was martyred in Rome. Kaya hindi ho totoo na galing sa mga apostolo, kaya ang tunay na iglesia ito. Therefore, sulpot nga eh. Kailan sulpot, mamaya ilabas natin kung kailan. Tapos, ito po yung line. Ito po sa Encyclopedia Britannica, andyan po sa ating, Papa Cyril the Empire, if Pope Leo I and Gregory I may be styled the architects of the medieval papacy, ito po should be called, ito si Pope Gregory VII and Innocent III, sila po ay master builder. So, yung pamamahal ng isang tao, yan ay hindi ayon sa Biblia. No? Ayan. Like Pope Gregory I, siya po yung nag-laid ng foundation for the Roman Catholicism of the Middle Ages. So, kaya ito, ayon po sa ating references, siya po ay sunupot, mga kaibigan, no? Christianity, the official religion of the Roman Empire. No? Ang aking patutunayan ngayon, for example, ha? Ito. Kailan sunupot? 380 AD. Kailan po, mga kapatid? 380 AD. So, dito po, patutunayan. Ito, i-direction natin argument number 3. Okay, sa rebuttal ito. I-ano natin ito sa rebuttal. Okay. Dito po ito hinihintay nyo. Kailan? Okay, pinatunayan ko po, sumulpot from the Bible. Kailan? References. Kasi nga, first century nga yung Biblia. Kailan ba sumulpot? Ito sabi po ng Wikipedia, it's accessible. Judicious one, sabi dito, declared Catholic Christianity the official religion of the Roman Empire. That is in 27 Thessalonica, Edict of Thessalonica, February 380 AD. So, saan po nang galing ang Roman Catholic Church? Galing po yan sa Roman Empire na ginawang religion, official religion yung Christianity. Ha? Another thing is, Collier, Encyclopedia, ano po nakasulat? Ano po sabi ni Theodosius dito? Sabi niya dito, having embraced Christianity and been baptized in 380, ayan, he decreed that all his subjects become Christians. Ha? Ginawa niya Kristiyano by decree, hindi ho conversion. Bakit? Kasi po, impero siya, imperador. No? Kaya, dyan po sa Edict of Thessalonica, dyan nagsimulang nag-develop ang Roman Catholicism. At hindi ho ito unang, minsan ang pag-establish, hindi ho, ito po ay development. Ha? Development. Kasi nga, hindi ho ito diretsyong itinatag at ayun na. Umabot pa nga ng 1954 ang Roman Catholicism about Mariology. So dito, ito pa. Tingnan pa natin. Encyclopedia International. Ha? Ayon po dito, si Theodosius pa rin by a famous edict. Theodosius enforced Christian Orthodoxy throughout the empire and made heresy, particularly Arians, punishable by the imperial authorities. Yeah, sabi dito, sa baba. And an able administrator, he carried forward the program of Constantine the Great for the creation of a new Christian empire. Ginawa ho niyang official state religion. Therefore, pagkatapos yun, mula noong dumating na si Pope Damasus hanggang doon sa iba pang mga posts ng list of popo ninyo ng Roman Curia na ginawa na rin ng Roman Court, yan po yung nanggagaling sa state religion ng Roman Empire. So, New Catholic Encyclopedia, ano po sabi niya kay Theodosius? Ended the Arian dispute and established Catholicism as the religion of the empire. Ang dami pong religion, ang dami pong references. That doon po nagsimula ang superpower na Christianity, mga kaibigan, na tinawag po na Roman Catholic Church later on. Now, ito ay patungkol na sa mamaya, debatal natin kasi ayaw po nilang na makinggan yung iba pang mga ano na yun. Ngunit, anong oras at anong oras na natitira? Ha? Time remaining nyo? Time remaining, 2 minutes and 35 seconds. Okay, 2 minutes. Right. So, yan o. Pagka sasabihin natin, yung founded by Jesus Christ, Christianity, Christianity, the religion that traces its origin to Jesus of Nazareth. Pero maraming Kristiyano. So ngayon, ang pinag-usapan natin, Roman Catholic Church, that is the branch of Christianity. Kailan mo nagsimula? Noong ginawang state religion ng Roman Empire ang Christianity. Kaya na naging doon na develop
ang Roman Catholicism. History of Christianity. Christianity begins with Jesus Christ. Kailan nagsimula? Ayan po yung tunay na history. Curial Sesopedia, ano po ang sabi? Roman Catholicism. Sabi dito, Roman Catholic Church has two sides, political and spiritual. Ayan, political and spiritual. In one aspect, as Roman writers suggest, it is the heir and successor of the Roman Empire. Saan daw nang galing? Galing po sa Roman Empire. Okay? Kaya ibig sabihin po mga kaibigan, sumulpot nga using the Bible. Ang dami pa mamaya, ipapakita ko po kasi rebuttal po ito daw eh. Pero nakita po natin ngayon mga kapatid, faith and practices ng tunay na iglesia, iba po sa Roman Catholicism. Kaya paano hindi sumulpot? Sumulpot using the Bible. Kailan? Using the references. When Jesus won, May the Nicene, the Catholic Christian Last Church to become the state religion of the Roman Empire. And from that state religion na forced Christianity, dyan po umusbong yung po Roman Catholicism. From Papacy, Pope Gregory and Leo, and then hanggang sa iba't ibang mga konsilyo. Mamaya, iba pa, yung pang paggawa ng Biblia, pag-declare ng mga books ng Biblia, doon po nanggagaling yan, 4th century AD. Kaya napatunayan po natin yan using the Bible and the references, kaya handa na po tayo sa pagtatanong. Now it's time for interpolation. Mangutana si Brad Paul, agi pagduba sa ipabarong ni Brother Rian Fuentes. Brother Paul, sir. Okay, thank you, moderator. Pastor Rian Fuentes, sangayon sa tema, papatunayan mo na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang sa taong 380 ayon sa Biblia at referensya. Sa diksyonaryo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sumulpot? Yes or no? Kung ang sagot mo ay yes, ano sa English ang sumulpot? Dahil English ang ating ginagamit na referensya, at ano naman ang kaniyang synonymous terms sa wikang Tagalog? Tagot. Ang daming ano ah. Sumulpot, alam ko po, yan po ay emerge. Marami pong, isang meaning po, marami pong ano eh, isang word, maraming meaning. Tagalog man o English. Kaya alam ko po, ang meaning niyan, saka yung mga synonymous term ng sumulpot. So, ibig sabihin, ay hindi yung tunay, sumulpot siya, emerge, or naging, nagsimula, establish. So, those are all synonymous terms, and I think that is not the question. Okay, so my common understanding na tayo sa salitang sumulpot, ang ibig sabihin ay emerge, lumitaw at nagsimula. Sunod na tanong, dahil sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang sa taong 380, ibig bang sabihin na ang Roman Catholic Church ay nagsimula lang sa taong 380? Yes or no? Yes, nagsimula lang sa 380 noong ginawa ni Judicious One ang Christianity na siyang tatag ni Kristo. Inadapt niya, ginawa niyang state religion. So yung state religion na yon, ayon po sa ating mga nabasa kanina, iyan po yung na-develop na naging Roman Catholic Church later. It's not about the name, but it's about the faith and practices, lalo na po na sila po ay kumikilala ng iisang tao, which is the Pope. Next question. Dahil sabi mo ang pagsulpot o emerge ay pagsimula, dito sa iyong public message sa Facebook, at huwag mong i-deny ito sapagkat maraming nakasaksi nito at maraming naka-screenshot nito, sinabi mo, Rian Fuentes to Earl Sanchez, diha nabitaw ang Roman Catholic Church na nagsugod na 313 AD pa gayon. Palutana, tanong, alin dito ang mali mong statement? Itong nasa proposisyon mo na 380 nagsimula, o itong sinabi mo na maraming naka-witness sa public message mo na 313 nagsimula na ang Iglesia Katolika, saan dito ang maling statement? Objection, Mr. Moderator. Ang reference po niyang ginagamit, una sa lahat, hindi ko po nakita. Number two, ipakita ko sa iyo. Again.
ang ganyang premise ko nagsisimula sa Facebook ng Okay. Ay hindi mo yung reference natin eh. So, yan po mga pinapakita, pwede po niyang i-edit yan, pwede po niyang ibahin. And that is not even the question, Mr. Moderator. Patunayan natin, references po ang ating ginagamit. At yan po ay papel na po ito. Counter objection, Mr. Moderator. Teka, hindi pa po ako tapos. Yan pong papel na yon, utos po ng buwad yan. Pwede po yan i-edit, pwede po yan gawing ano. That is not the reference. I-ano mo dito, Brad po, yung tanong mo. Okay. Counter proposition, counter. Sige. Objection, Mr. Moderator. Sinundan ko lang yung sinabi niya na 380 lang nagsimula ang Iglesia Katolika. Meron siyang public message. Ay, hindi po niya i-edit yan sapagkat nasa cellphone yan. Maraming nag-witness niya na sinabi niya na taong 313 nagsimula na ang Iglesia Katolika, sa kanya galing yon. So ang tanong ko ay relevant sa topic according to the rules of debate number 1 na related ang tanong sapagkat ang issue dito kailan nagsimula ang Iglesia Katolika, sinabi niya 380 pero sa public message niya 330 nagsimula na. So related ang aking tanong sa ating proposition. Okay, moderator's time. Now, earlier on, from the start, ato na ako pinangiklaro na ang details ba na ito ang nara sa ipabaro? Buro mo, kamunduha, nag-uyon, nagka-uyon, nagatag sa tingin mo pangutana, na pwede ba mutas ang pangutana, pangutana nga kuha sa ipabaro? Now, karon, ni-uyon mo doha. Mauna niya ang punto karon na ang imong iyang kita siya pangutana, wa siya mong ipabaro, na imong iuyunan, na pwede. Now, karon, ato i-resolve ang isyo. Madawat na niya ang pangutana, kay bisag wala siyang ipabaro, uyon man siya, madawat man, uyon niya yung duha. Pero, ang iyang tubag na tubag niya, naingon siya na iyang ginigar, na iyon siya, edited or mauna siya. So, meaning to say, it is all this statement. What time you want? It is only a... Director, so ibig sabihin, yung public basis na Facebook, tinakwil na niya yun. So, ang, mahala ka sa buhay mo. Ang ibig sabihin na yun, tinakwil niya dahil hindi siya katanong. Sa moderator's side ng Brother Paul, to me, ang question pwedeng related sa isyo. Pero lang, base sa rules of the debate, you have to base your question based on the references na iyang gigamit. But he did not use as reference na imong gigamit. So, atong ihatag ang panahon nga dili niya dawaton tungod kay dili siya diligent siya gigamit niya na referensya sa ang debate. Clarification, Mr. Moderator. Amin ako ng pag-usapan na kahit wala po sa presentasyon, basta related sa topic according sa role number 1, ay kundi po sagutin. At malinaw naman related itong aking tanong sapagkat ang tanong dito ay yung pagsimula ng Iglesia Katolika at yun naman ang nasa tingin. Counter objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, gusto ko kong linawin ha. Pwede mong itanong kahit hindi present. Pasok sa tema. Pasok sa tema yung tanong niya eh. Pero, pwede mong itanong kahit hindi ko na i-present. Basta tapos pasok sa tema. Actually, pasok sa tema yung tanong niya. Ngunit, yung premise niya, yung issue ko, kasi yung premise niya, message daw sa Facebook ng ibang tao, hindi ho sinabi ko yun. Kaya, yan po ang issue. Mr. Moderator, I would like to present my exhibit, ang evidence yan. Sa kanya yun, darling? Si Brad Ryan, ang affirmative. Naingon siya na kini ko sa Facebook, ginis mo, ni mo. Pero dere sa present, tama ng imong pangalan na Ray Contest. So ang point nila, kay Deep, ang pag-resolver ko din na you have to proceed to another question, but I mean, it is own yan. So, it is own niya, pero klaro, manahan ni siya, pero yan, it is own. So, this okay. Time. Okay, Mr. Moderator, bahala ka na sa buhay mo. Managot ka sa Diyos. Sunod. Sinabi mo na ang Bible ay natapos 1st century pa. Tapos yung tema mo, patunayan mo, ayon sa Biblia, na Katoliko sumulpo 380. Mr. Fintes, magsabi ka ng totoo. Hindi mo talaga mapatunayan sa Bible na 380? Sa pagkatapos na ang Bible 1st century pa?
Ah, ito sagot. Papatunayan mo po. Kasi ho, ang sinabi ko po, sumul po. Sa sumul po, pinatunayan ko using the Bible. Kasi nga, alam ko po, paano po sinabi yung sumul po? Kasi po, meron na pong nauna bago po siya lumabas. So from the Bible, napatunayan ko. At yung 388 Bible, natural references. Kaya nga, yun ang sabi ko kanina. Two ways na patunayan ko from the Bible and references. Kasi mahaba yung tema. I have to define the topic proved by arguments and napatunayan ko yun. Next question. Okay. So marami kang ginamit na mga referensya. At umamin ka na ang ibig sabihin ng sumulpot ay immerse. Ang tanong, alin sa mga referensyang ginamit mo na nakasaad na ang Roman Catholic Church ay nag-emerge 380. Magbigay ka sapagkat gusto ko na i-grab ang opportunity na according sa Rules of Debate number 9 and 10, kailangan buklatin yung aklat mo at ipabasa natin sa moderator kung totoo ba na nakasaad doon na ang Roman Catholic Church ay nag-emerge sa taong 380. Ang tanong ko muna ay ganito. Ibigay mo muna ang referensya sapagkat mag-request ako sa moderator na buklatin yung aklat mo at basahin natin kung may nakasaad ba dyan sa ebidensya mo na nag-emerge ang Roman Catholic Church year 380. Okay, objection, Mr. Moderator. Ang kanyang trabaho po ay magtanong. Hindi niya dapat akong utusan buklatin ang aklat daw, sabi. So, ipon niya po ng tanong yan. Counter objection, Mr. Moderator. Ang nagtanong po ako, alin doon sa kanang aklat? Okay. Nakasaad na ang pag-emerge sa Roman Catholic Church 88 at nasa Rules of Debate natin na may access ang debate ipabasa sa moderator. Okay. Pinirmahan mo itong Rules of Dialogue? I sustain the objection. Answer the question. I present ang inyong evidence. Yes. Una sa lahat, hindi ko po na-memorize, no? Pero ako po ito ang isa sa akin. Ito. 4 years. And by the way, bago ko po sagutin po yan, kasi po, hindi po yan categorical. Okay, Mr. Moderator, ang atin po, teka. Bago ko po sagutin, hindi naman categorical yun. Ito, parte na ako sagot, 1 minute. So, tandaan niyo po ang rules natin, accessible daw, ha? Hindi ho ipa-utusan niya ako ng ipamagla. Ito po, mga kapatid. Una, itong clear. Dito po, ma-clear rin sa Wikipedia. Andiyan, oh. Ayan. Kulia rin sa Wikipedia po. Una, ito po ang sinabi, oh. Embracing, having embraced Christianity about the Theodosius I, sabi, kailan? In 380, he decreed that all his subjects become Christians. And this is the Roman Emperor na pinatunayan ko po doon pa sa ibang mga references using ito. Ito po ay sa, ito sa Wikipedia. Hindi ko ito, ano? Sinabi ko ito, objection. Hindi siya responsive ang tanong ko. Emerge in the embrace. Ang aking tanong maliwanag, alin doon sa mga aklat na dala mo na referensya dahil ayon sa ating proposisyon, patunayan sa referensya? Umamin ka na ang sumulpot ay emerge. Ngayon, ang hiling ko sa iyo, magbuklat ka ng aklat, ipabasa natin sa moderator. Ang ginamit mo, embrace, hindi yung emerge. Okay. Masagot mo ang tanong ko. Masagot ko po, Mr. Moderator. Okay. Let us not unnecessarily restrict the term to be used as emerged. He said that in other synonymous terms, diminso siya, emerged and other synonymous term ang meaning. So, atong mabasa, sayang ko sa kanaw na ito, doon ba yung mga synonymous term sa emerged? Mr. Moderator, hindi po synonymous ang emerged at saka embrace. May dictionary akong dala. Okay. Maghanap ka muna ng diksyonaryo na nagsasabi na ang emerge at embrace ay synonymous. It is not your time to question his answer. Kaya basta responsive lang yan tumag. If it is wrong, so let it be. Saan ka siya? Without sakto sa'yo ang iyang tubag. Iyan ko lang na sa iyong rebuttal. Kaya iyan ang tubag. Kaya doon naman siya, he is entitled to explain, to make his comment. So, kaya i-emerge yung ingon.
Basing niya yung luna siya yung laing termino nga, sinanim mo sa emerge. Okay. Wala, sige na ba? O sige. Yeah, ang sagot ko po, Mr. Moderator, no? Kanina, nasagot ko po yung anong reference. Hulihan po ang ginamit ko, andito. Yung ato, ano yan, andito po, ang aking references. Then, together with the online encyclopedia, which is Wikipedia Britannica, which is inayunan niya kanina, na pwede yung... Okay, so... Ibig sabihin, nag-start... So, pasaya po! Pasaya po! Ito nga, yan po, yung yun po ang 380. Ang moderator ko mabasa. Kaya hindi ba nga yung moderator man? Nakakas sa ulo. Okay, basahin nyo, pero... Okay. Sige, itong basahin. Palihaw ko hilom lang ha. So, sa statement below, it is our desire that sa taas, Jesus is the first epistle from 379 to 395, declared Catholic Christianity, the official religion of the Roman Empire, declared in the Edict of Thessalonica of 27 February 380. Tapos ito pa, isa. Yan, full years encyclopedia, ganun din, ayan o. Palagayin mo, palagayin mo. Ejom na, ejom! Palagayin mo pa. Ejom na, ejom! Ejom na, ejom na! Ejom na! Ah, yun! Iba ba? Iba ba? President! The first line. Okay. Having embraced Christianity and being baptized in 380, he decreed that all his subjects become Christian. Yan. So dalawang sagot po yan, Mr. Moderator. That means started, emerged, sumukot, yun po ang ibig sabihin. Next question. Okay. Moderator's time, sa question time lang. Question, klaro kayo. It's very clear that you are, that he requires you to read that when the Roman Catholic Church emerged according to his question. So your answer is not responsive to the question. Your answer is not responsive to the question. Yeah, may isa pang moderator eh. Mr. Moderator, ang akin pong request, sapagkat ang topic ay napakaliwanag na sumulpok emerge, ang pinabasa niya sa inyo declare and embrace, hindi po yan synonymous blood pintis. Mag-aral ka naman ng diksyonaryo. Okay, we're the record time now. Violation na you're ad hominem. Wala kaya sa posisyon, you're in the position to even na mag-aral ka. That's Mr. Moderator, that is not ad hominem. No, that's putting down. That is a request. Na mag-earn siya sa synonymous. You are not here to make a request regarding his pursuits of education. You are here to debate. So, minus 1 point. Ako. Sige na. Now, Brad Paul. Para mag-clarify sa issue. Nakuha na ko ang inyong punto. Klaro kayo ang pangutanan ni Brad Paul na nag-iskot siya o embrace. Ang point na yan, nag-ingon siya na naagi ni embrace ang subject niya yan i-declare. Which is, sa iyong interpretation is tantamount to emerge. Pero that's another issue. No, Mr. Moderator. Puno siya. Kailangan magpresensya ng diksyonaryo. So, matanggap natin yung declared at embrace na pasok doon sa ating proposisyon na emerge at sa atin. Ang request ko, mag-present mo na siya na ang synonymous ng emerge ay declared at embrace para matanggap natin yung referensya na so, napasok doon sa ating proposisyon. So, ang iyang i-present, limited naman dito. So, that's it. Dito ang issue. That's it. Ang iyang i-present, ahora to voto. So, ang ganang ako, proceed to another question. Ginamit mo ang Edict of Thessalonica
Alam mo ba kung ano ang content ng Edict of Thessalonica? Yes or no? Yes, alam ko po yan at marami po yung content. Pero ang isa sa content po doon is ito po, hindi ko po memorize. Pero ang isang content kong doon, which is ang ating tema, ayun po aking pinasa na that is a decree ni Theodosius I na gawin hong official religion ng Roman Empire ang Catholic Christianity. So ibig sabihin, dahil i-declared, so existing na yung i-declared niya. Kasi hindi ka naman pwede mag-declare na hindi pa nag-exist. Sagot. Halimbawa, nag-declared si Roy Lopez de Villalobos na ang Pilipinas ay tawagin Pilipinas taong 1543. So that's what mean na doon nag-exist ang Pilipinas noong dineclare niya na ito ay Pilipinas. Sagot, ang nag-exist yung Christianity, hindi yung Roman Catholic Church. Ang ginawa ho niyang official state religion, yung Christianity, doon ho nabuo ang Roman Catholicism na development from papacy, Mariology, iconoclasm, at iba pang mga doktrinang wala sa Biblia. Ang existing Christianity, yan po ang sinimula ni Kristo. Pero yung kanyang diniklara, doon po na immersion po doon sa Roman Empire State Religion. Next question. Ang tanong ko ay ganito. Alam mo ba ang content? Ang content ba ang sinabi ko? Hindi yung pag-declare. Ang content ba ng Edict of Thessalonica? Alam mo ba yes or no? Ang content ang tanong ko, hindi yung diniklara ni Theodosius, ang Christianity ay official religion, ang content ng Edict of Thessalonica. Sagutin mo lang ako, alam mo ba, yes or no? Hindi naman ako may military kung hindi mo alam. Sagutin niya. Yes man yan ito ba? May kopya ka ba sa kabuuan ng content? Wala mo. Okay. Dahil hindi mo yan ang tema natin, yung buong content. Pero ito po ang putulan mo, magbigay ka ng reference dyan. Ang point na ako, no, just ask directly, raise your question directly regarding the Edict of Thessalonica. What's your point? Para maabot na ito sa punto. Kasi, eagles lang makulang pamatana. Importante itong Edict of Thessalonica dahil doon siya humugot ng 380. So, yeah, i-premise sa iyo ang pamatana. Proceed na lang. Proceed. Yun nga, moderator, sinabi ko nga, ano ang content? Ang content pa dito, magpasulpot ng Roman Catholic Church? Okay. Yes or no? Okay. Yes, yan po ay, yes, which is implied. Dahil mo, ang pag-start, no? Pag-start, yun po yung pagsulpot. Okay? So, hindi ho alam niya eh, hindi niya alam, ang kanyang ginawa ho, Galpula 5, ayan o, nasa harapan mo, na he declared the Catholic Christianity as the official religion of the Roman Empire. Wala hong pangalan ng Roman Catholic Church dyan po sa panahon niya. Sumulpot pati yung pangalan. Mamaya, ipapakita mo sa kailan. Emperor. So, sabi mo, hindi nakasaad sa Edict of Thessalonica na ang layunin ng Edict of Thessalonica ay magpasulpot ng Iglesia. Hindi ko declared. Objection. Ang content sa proposition. Objection. Hindi ko po sinabing hindi. Sabi ko po, yes, implied. Dahil ginawa po niya, ginawa pong declared ang Catholic Christianity. Hindi po sinabing hindi. Yun na ang tanong ko. Dito sa Edict of Thessalonica, sinabi ba dito sa batas na magpasulpot ng Roman Catholic Church o magdeklara lang Objection na existing doon na dahil? Objection time. Natupag na niya ang pamutana. Naingon siya na yes, pero dili, categorical, kundi implied. Implied. So, ang tubag, implied. Sa ato pa, wala din hindi nila direkta. Nandito sa aking kamay ang volume 1 at volume 2 ng Church History ng Baptist Theological Seminary. Kailan existido ang Iglesia Katolika ayon sa Baptist textbook sa mga seminaryo na magpastor? Kailan ang mga tao na existido na Iglesia Katolika? Excuse me, for the first time. Ang imong question, debase ni mo niya? Yes, because this question is relevant to our proposition.
ang kining imong referensya, imo na diyan ibase. Di mo na siya mapaningil sa giniya referensya. Kaya unfair lang sa sila, kaya ikaw rin nagbasa niya. Siya wala kabasa na niya, imo siya mapaningil. According to Mr. Moderator, the rules of the day, ang ipakutan na. Ang kanilang libro doon, ang libro. Ang bakikaw man, nga, kanilang imong libro, imo siya mapaningil sa 11 kanker ka lang, ikaw man mo mapaningil ka lang sa mga. Sa kanilang libro, aklato ng baptis. Ang kaya, palitawin natin ngayon kung nasasabi ba siya ng totoo. Mali ka rin. Ang akong pangutanya din rin, sundagan pa ninyo, uyon ba mo, daw ako sa tatsa ninyo ka-referensya, na i-present ninyo. I-present na ninyo, dili pa ninyo nga, i-present ninyo nga siya pangutanya ng sesyon sa itong referensya. Dili ka na-referensya, even if it is a baptist na kuan, literature, it is not his reference. Yes, so, Mr. Moderator. Mr. Moderator, nag-agree na tayo na basta related sa topic, kahit wala sa kanyang presentation, tatanggapin. Hindi naman ako nagtanong outside sa topic. Okay, ang aking tanong, sapagkat siya po ay pastor, nakapag-aral siya nito. I get your point. Ang referensya na yan, dapat referensya niya. Okay. Pero, ayun siya pangunta na ako sa content. Read the content. At ako tayo na siya na yun. Based on that content. Ano, read it out. Mr. Moderator. Make the content. Ako ang gumawa ng tanong. Olige. Sili ko lang siya. Kung alam ba niya sa pagkat sa Baptisto, hindi to sa amin ha. Bakit na 380 siya? Ang aklat nila hindi 380. Okay. Pili. Palitawin natin ang katotohanan dito. Sapagkat maliwanag sa proposisyon na ang patunayan na na 380 sa bulbog. Kaya, as negative, sangayon sa ating proposisyon, ating premise, based on affirmation or negation. Okay. Ano lang, para, yes, silence. Para maklaro, ang kanang, kung saan itayto lang, abo? Church history. Moderator. Kining church history or church history. Ang iyang literature. Daghan kayo ang content niya. Which specific part ang imong gingon nga nakabasa ba ini? Para adaghan ni kayo bagon kon ang entire content imong ipasayit niya. Ang punto niya para pag-avoid sa confusion, narrow down your question ka sa pagkabahin sa di man mahimo nga imo nang imo nga tibuok libro. Asa specific na topic sa libro? Mr. Moderator, bahala na siya sumagot. Sapagkat aklat naman nila para makikita natin yung sinasabi ng 380 kung totoo ba yun. Base sa kailang church history, kung totoo siya pastor, alam niya ang church history ng Baptist. Moderator Stein. Okay. Kung naman mo'y sinabtanay nga pwede ka magagamit o referensya, kinaaman, ikaduha, ang imong question, sibog yun sa tema. Yes. Pusa, kinahanglan tubagon yun ni mo, Pastor Ryan, pero kung yun ka, di na ko tubagon, tumatupulan ni mo, di niya tubagon. Basta kay, obligado ka matubag, kaya ang iyang pangutanan, nagsukat pagod sa inyong libro. Amen. Okay, pasa. Okay, ang question, nagpangutanan, nga nagingon, nga nahibaw pa sa content, wala na mo raise directly yung issue. Wala mo raise directly yung issue. Wala mo raise yung topic na upon which his question is based. Hindi mo lang ibao na yung sir. Hindi mo na. Mr. Moderator, hindi mo problema to problema niya. Huwag kang mag-problema. Problema niya sapagkat sa papis ito. Ang tanong ko dito, sapagkat nag-prove siya ngayon na 380 pagsulpo, tinanong ko, based sa church history ng Baptist Theological Seminary, kailan ang mga tao na nag-exist na ang Roman Catholic Church pasok doon sa tema? Ipasagot sa kanya! Klaro ang pagkutana na kailan ang mga tao? Mauna yung question. Ang katong ganiya, hindi mo siya na ibao ba ka? Dili ko magawin. So, kada, anong pagkutana niya? Ibao ba ka sa mga tuig na iyang ipagkutana base ang libro? Okay. Alright. Ang tanong niya, alam ko ba kung kailan? Okay, objection, Mr. Moderator, objection. Dili, ang katong alam ko ba? Objection.
Thailand. Objection. Tama yung judgment mo. Mali yung judgment. Yan, kasi pasok sa tema yung ganyang tanong. Tama? Pasok sa tanong. Kanino reference niya? Number one, hindi standard reference. Number two, reference niya. Nabasa na ba? Wala ko akong nabasa dito. Kaya tama na, imasin niya muna, basahin niya. Hindi ho niya dapat itanong yung hindi sa aking reference. Una to, kung opinion ka ganiha nga, dapat niya tumagod. Tungkol kay ang pangutana, bitbit ang libro ninyo. Kung ang usay gisok niya sa inyong libro, musin mo pa po ng sulpo 380. Kamu to yung punto. At least matawag mo. Ano ang libro niya sa inyong libro? Kasi yung inyong libro nga. Pakta. Next debate, moderator. Pero ang kasi, Quintes, Giyokman, moderator, tama yung catch me. Moderator, ano, ikaw, moderator? Hindi ka pwede mo dyan siya. Moderator, ikaw, moderator. Dabdik, Dabdik, Tor. Quintes, ayaw, para may ang moderator. Si Bate sa nila. Dabdik, Tor. Ano man po, pangkas ng utana? Moderator, ang kalibati, ha? Now, niyana, naroon, Brad Paul, Ryan, niyana sa punto na kining libro ni mo karon kay question. Karon ang anaami ikaw yung nato ganiha. Pagsugod nga. Uyon ba mo? Nga. Uyon ba mo nga text ang tanong mo, butas mo sa atong butan nga butanan, nga relevant kay butanan nga bisag wa ninyo sa inyong referensya o sa inyong ipabato. Nakauyon man mo. Nakauyon mo. Ipasay sa nato ganiha kay kibaw ko. Kaya ba ang ko sa experience nga ko sa debate nga maunay kasungian. Pero ngayon na ninyo, kaya ba ako kung resulta ng problema? Nga, nanaresulta. Pero kayo, maunay eh. Ang ato nilang ini, na sayang pangutana, na mahanay niya, based sa iyang referensya, kapiling huwag niyo gamita, anang niya i-premise ang iyang pangutana. So, maunay karon, ang iyang pangutana karon, unsa mga to, Brad, unsang pangutana, unsang pangutana, asa mga tuiga? Unsang pangutana ni Juan, unsang pre? Sapagkat ang akin pong, ang ating time as ay 1 minute, less than 1 minute, mag-cite ako ng isang page at isang date. Year. Sabi dito ng inyong aklat sa Baptist Seminary, we noted earlier that by 325, the Roman Catholic Church proper was no longer its congregation, but rather a congregation of bishops. Ayon dito, we, the Peritos of Baptist, na maaga pa sa taong 325 ang Roman Catholic Church. Hindi na raw kongregasyon na pangkabuuan, kundi kongregasyon ng mga obispo. So, ibig sabihin, ayon dito, nandun ang Roman Catholic Church sa 325. Ngayon, sinabi mo na 380 pa. Ang tanong, sino ang tama? Ikaw o ang inyong aklat? Okay, sagot. Oh, okay pa. Ang tama mo. Pagkakaya sa moderator's time. Pwede ba i-reform mo ang question kay Murad? Ayaw lagi patama sa tao, directly. You're hitting a person indirectly. Pagkita, alin ba totoo ang topic, ang ganang kanang panagay, o ganang ginawa mo, ayaw, ikaw. So, ano magbuot pa siya sa pangutana? So, ang ano mo, ang proposition mo ay 380. Ayon sa aklat ng church history ninyo, na dito nag-aral ang mga pastor ng Baptist, ito kay ng textbook, year 325, nandun ang Iglesia Katolika. So ang tanong ay ganito, sino ang nagsasabi ng totoo? Ayun. Ikaw o ang inyong church history na nagsasabi 325, earlier than 325, may Roman Catholic Church na. Categorical ha, categorical. Answer. Okay, sagot. Categorical. Ang tama ho, Brad Paul, ako galing po sa mga maraming references. Ang sinabi dyan, ginawa daw congregation ng mga bishops. Binasa natin kanina, ano ang ibig sabihin ng Roman Catholic? Congregation of the bishops? Kayo, hindi kayo bishop, hindi ka Roman Catholic. Mali ho ang informasyon dahil hindi ho pala, una sa lahat, hindi ho yan Bible Baptist na aklat eh. Hindi ho yan, ang daming Baptist, anong Baptist yan? Bible Baptist yan? At saan yan galing? Kasi po ako, ang mga paaralan marami, that is not paaralan namin.
Oh, ginagamit niya ang pamumuntos si Tihon yan. Ay, lahi, kira mo! Ay, lahi, kira mo! Amo lang, mas long! Sumulpot, kailan na yung mga? Next question. Ito sa masahod ang libro ko, Tinuod Pagyot ni Yanis sa Baptist, o Bible Baptist. Bible Baptist ang ibang gusto. Yes, dito ba? Church History for Church Leaders, Volume 1. New Testament Times to AD 1500 Revised Edition D. Leslie Hill, copyright 1996, Philippine Baptist Theological Seminary. Ako pala. Nagagandang dinis, Philippine Baptist Theological Seminary. Hindi ho yan para lang namin, para lang ho namin Bible Baptist College. Ibig sabihin, tama ka, mali itong church history ng Baptist Theological Missionary. Sabi ko nga kanina, tama ako using the references. Ngayon, ang statement niya, sinangayunan mo. So ibig kong sabihin, naging college o bishop yung Roman Catholic, sanayon ka ba? Naging pro kayo bishop. Kung mayroon ka, mali na lang statement, gagamitin mo pa. Ito yung reference ko, ang dami. Gumagamit ka lang ng reference na hindi mo alam, Baptist Theological Seminary, ang dami hong paralan na hindi hong namin yan paralan Baptist Theological Seminary. Bible Baptist College ho, yung aming paralan. Next question. Next question. Time. Okay. Kung ako pa na, muling ko eh. Okay, ato na ganoon sa ikaduhang babaro. From the negative side, Catholic faith defender Paul Alima sa iyang presentation against the presentation of the affirmative side. Brother Paul Alima, panahon. Before tamo padayo, karoon mo na ito din niya ang references. Pasmo na ako, pagkaroon na ako ha. Kamu, naamoy nagkaiyahay ng referensya. Si Brother Paul na ikamaling niya ang referensya. Si Brother Rian ay referensya. Pasmo na sana ako, pangutana. Para taro niyo na, akong saya akong kikakuyunan sa suwag pamagsugod, akong ipadumog sa mga audience. Mauyan ba kamo nga naasya'y pangutana na wak base sa imong ibarbaro referensya? Mauyan ba mo both party, opposing parties na you will be asked questions based on their own references, not on the basis of your own references, which you, upon which your consumptive statement is based. O yun mo, dawat mo, para hindi ka mag-questionay. What? Smooth na itong debate. Yeah, sabi ko nga, Mr. Moderator, walang problema kung anong gagamitin niya. Pero tama ko yung sinabi mo. Basta pasok sa tema number one, number two, yung tanong na yung references nila, niya, basahin niyo muna, doon niya i-premise. Huwag yung, ano yung content niya, ano niya. He can use, bahala. Bahala kayo mga tao. Ay, Paul, ikaw, Brad Paul. Diba, tama sa, o yun to Brad Paul. Atin ang napirmahan itong role natin. So magbago naman tayo ng role habang nasa debate tayo. Ano yun? Hindi na kaya? So, time ko na to na 10 minutes na nag-ibain yung proposisyon niya. Proceed na ba ako, Mr. Brandon? Okay, proceed. Si Pastor Arquentes, ang kaniyang sinasabi dito sa ating public dialogue, unang-una, gumawa siya ng termino na kaniyang sarili, hindi ayon sa mga lexicographers. Huwag kang gagawa ng sarili mong pakahulugan sa isang salita. Dapat nating i-align sa kung ano ang sinabi ng diksyonaryo na maliwanag na ang sumulpot ay emerge. At ang synonymous terms ng emerge ay lumitaw at nagmula. 15 minutes. Okay.
Manong sila pang isang minuto? Kaya ba? Kaya ba? Ano ba? Magama, ruling. Ano na siya? Ano na? So sabi niya, ang sumulpot daw, gumawa siya ng sariling definisyon niya na hindi daw datag ni Kristo o hindi nagtuturo ng aral. Doon daw ang meaning ng sumulpot. Ang tema, ang sumulpot, ayon sa diksyonaryo ay emerge. Ang synonymous term sa Tagalog ay lumitaw at nagmula. Hindi po synonymous yung declared, embrace. Magpakita ka muna ng ebidensya na yung declared at emerge ay synonymous sa emerge para matanggap natin yung ebidensya mo. So dahil hindi mo naipakita na ang synonymous terms ng emerge ay declared at embrace, yung referensya ang gamit mo, basura po yun. Hindi po yan dapat tanggapin sa debating ito sapagkat hindi po nakatama ayon sa proposisyon na ating pinagdidebatehan. I'm sorry, Mr. Fentes. Walang kwenta yung dalawang referensya sapagkat hindi yun pasok sa tunay na kahulugan sa ating pinagdidebatehan na salitang sumulpot o emerge. I'm sorry, my sumang-ayon ka na ang emerge ay nagsimula. Ano ang sabi mo dito sa public message mo sa Facebook? Inakusahan mo ba ako na nag-edit? Na hindi na ako alam ang ano ng cellphone? Maliwanag ang sabi dito at maraming nakasaksi sapagkat public ito at bahala ka na sa buhay mo dahil nagsinungaling ka na hindi ito totoo. Ano ang sabi mo dito sa Facebook? Sabi ni Earl Sanchez. Marami pong naka-screenshot dito. Sinabi mo, diha nabitaw ang RCC na nagsugod na 313 AD bagyo. So ibig sabihin, yung proposition mo na 380 lumitaw o nagsimula ang Roman Catholic Church ay iba po sa public statement mo dito sa Facebook. Inconsistent po. Kaya tinanong ko siya kanina, alin sa dalawang pahayag mo ang mali? Sapagka talagang mamaamin sa kanina kung hindi niya dinidenay yung public message sa Facebook. So maliwanag na iba po ang kanyang pinagsasabi sa Facebook. Again, parte yan ng inconsistency sa kaniyang sarili na statement. Ngayon, tinanong ko siya sa church history ng Baptist Theological Missionary. Sapagkat wala siyang naipresenta na matibay na katibayan na 380 sumulpot ang Roman Catholic Church, kaya dinala ko itong church history ng Baptist. Sabi dito, earlier sa taong 325, nandiyan ang Iglesia Katolika. At sabi dito sa inyong aklat sa Baptist, anong sabi dito? Ipa-atras natin sa year 200. Pahina 71, Novatian left the Roman Catholic Church. He began a new church and declared that his church was the only true church. Si Novatian ay umalis sa Roman Catholic Church as nagtatag siya ng kanilang sariling grupo. At tinatawag itong Novatianism. Ayon sa pahina 50, kailan ba nagsimula ang Novatianism? Ang Novatianism, ang kanyang beginning ay year 200. So kung ang Novatianism ay nagsimula sa year 200 at ang nagtatag na si Novatian ay umalis sa Roman Catholic Church, ibig sabihin, nandiyan na ang Roman Catholic Church. Dahil itong Roman Catholic Church, ito ang iglesyang inalisan. Umalis si Novatian dyan at nagtatag siya ng Novatianism year 200 ayon sa inyong aklat sa Baptist Theological
seminary. So maliwanag na existido na ang Roman Catholic Church at pinatunayan ito kahit ng aklat ng Church History ng Baptist. Ano ba itong Church History ng Baptist? Dito sa kanilang aklat sinabi dito, Church History for Church Leaders Volume 1 was designed as a teaching text for theological education. Ano ang purpose sa aklat na ito? Para ang mga leader ng Baptist ma-educate sila sa church history. At ano ang sinabi ng church history? Ang Roman Catholic Church nandiyan na kahit year 200 pa sapagkat ito ang iglesia na kung saan galing si Novatian. Nagtatag siya ng Novatianism year 200. Alin ang nauna? Ang kanyang iniwanan na iglesia o ang kanyang itinatag? Nauna yung iniwanan, hindi pa siya nagtatag. Nandoon na ang Roman Catholic Church. Nauna ang Roman Catholic Church sa Novatianism na ayon sa inyong aklat, nagsimula sa year 200. Dito naman tayo sa Biblia. Itong aking dalang Bible is New International Version. At itong Biblia na ito, sangayon dito, The New International Version made by over 100 scholars that they were from many denominations including Anglican, Assemblies of God, Baptist. So itong hawak ko na Bible na translation ay ginawa ito ng more than 100 Bible scholars including sa Baptist Church. Ano ang sabi dito sa kanilang translation na sinalihan ng Baptist Church? Dito sa introduction ng book, Letter to the Romans, ito ang nakasaad. The writer of this letter was Apostle Paul. The original recipient of the letter originally sent to the entire, this letter sent to the Roman Church. So yung letter to the Roman, sino ang recipient? Ang Roman Church. Kaya, kung nagpadala si St. Paul ng letter to the Romans, yung recipient existido. Halimbawa, magpadala ako ng sulat kay Brad. Kay Brad Ryan. So hindi pwede ikaw, Brad Ryan. Wala ka pa nag-exist. 380 ka pa mag-exist. Susulatan na kita. So, ibig sabihin nung sumulat si St. Paul ng letter to the Romans, ayon dito sa Biblia na nakasali ang Baptist sa pagsalin, ang recipient daw niyan ay ang Roman Church. Sabi niya, saan naman ang Catholic yan? Ang sagot ay ganito. Yung Church of Rome, Roman Church, yung Roman Catholic Church, yung One Holy Catholic Apostolic Church is one and the same. Hindi po yun magkaiba. Kaya ayon dito, may Roman Church na sinulatan si St. Paul. At dito sa The Book of Religion, hindi to sa Katoliko. Ito ay isinulat ng mga dalubhasa sa larangan ng kasaysayan at relihiyon. Ano ang sinabi dito? Dito sa pahina 334 ito ang nakasaad. Roman Catholic Church, first century. Kailan? Roman Catholic Church, first century. Hindi pala 380. Wala siyang naipahayag na ebidensya na 380. Pero ako, letra por letra, Roman Catholic Church, first century. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung mga ebidensya, Pastore and Quintes, ay nagkakaisa po. Hindi po siya nababanggaan. Pero yung sa'yo na 380, babanggain mo ang church history ng Baptist. Marami ang masasagasagasaan sa isang proposisyon na ubod na kasinungalingan. Ngunit ang katotohanan,
ay nakakaisa na bago pa man ang taong 380 existido na ang Roman Catholic Church. Kaya hintayin ko sa hapong ito, nag-ibain niya ang mga referensya na ginawa ng mga dalubhasa sa kasaysayan at relihiyon. Pero paano mag-iba? Sa termino pa lang, hindi napasado yung kanyang referensya. Binanggit niya ang Edict of Thessalonica. Importanteng pizza po yun sa kasaysayan ng Kristyanismo. Kaya tinanong ko siya kanina, kung ano ba ang content ng Edict of Thessalonica? Sabi dito, ang sagot niya kanina, ang content daw ng Edict of Thessalonica, nag-declare si Emperor Theodosius na ang Kristyanismo ay maging state religion. Walang sinabi dyan na sumultot ang Roman Catholic Church. Ano ba ang nasa nakasaad sa Edict of Thessalonica? Ganito ang sabi ng Edict of Thessalonica. It is our desire. Our desire. Bakit? Sapagkat tatlong emperador po ang gumawa ng Edict of Thessalonica. Si Theodosius I, si Gracian, at si Valentinian Visigoth. Anong sabi ng Edict of Thessalonica? It is our desire that all the various decisions which are subject to our clemency and moderation should continue to profess the religion which was delivered to the Romans by the divine Apostle Peter as it has been preserved and which is now professed by the founded Damasus. Ano daw? Existido na po si Pope Damasus. Noong inideklara ang Edict of Thessalonica, sino si Pope Damasus? Ika-37 na Santo Papa ng Roman Catholic Church according sa the book of the World Book Encyclopedia. Kaya kung nandoon na si Pope Damasus bilang Santo Papa ng Iglesia Katolika Romana at nag-desire ang mga emperor na iyong relihiyon na na-deliver doon sa Roman communities ay kailangan lang pag-ingatan at i-continue at yun ang nakasaad sa batas. Kaya wala pong solidong ebidensya na 380 sapagkat hindi po nagpasulpot ang Edict of Thessalonica ng isang bagong iglesia. Kaya na-failure po ang magandang proposisyon. Okay. Congratulations. Alright, let's go! Bagayan? Okay. Una ko pong katanungan, Brother Paul, na ano mo sinabi mo about sulpot. Okay, ito, tanong ko sa'yo. Yung bang meaning ng sulpot, hindi tatag ni Kristo o tatag ni Kristo? Sagot. According to my... Ang meaning ng sulpot, teka, wala doon sa tatag. Okay, Mr. Moderator. Ang sulpot, ang meaning yan ay emerge. Ha? Emerge po ang meaning ng sumulpot. Hindi po ang sumulpot ang meaning. Okay, hindi tatag ni Kristo. Dapat, i-present mo muna yung definition mo. Ini-define mo muna yung sumulpot na yun ang tunay na term. Itanong mo muna sa akin. Huwag kang magawa ng sarili mong definition na hindi na ayon sa maliksik ng preppers. Presumption! Ang objection niya, sustain. Ihan kayo ang pangutana na maagahin mo makon ang meaning, ma-determine ang meaning. Okay. Sustain. Objection, Mr. Moderator. Dapat, Moderator, mag-present siya ng definition. Alay, objection pangutana. Sige, refresh mo. Sustain. Okay, refresh ko po.
Ang salitang sungkot, propol, ginagamit yan lalo na po sa mga debate, informal or formal. Ang tanong ko po ganito, pagsasabihin ba yung inyong grupo na sulpo, tanong, tatag ba yun ng Kristo o hindi? Objection, Mr. Moderator. Yeah. Hindi ko tagapin yung tanong niya sapagkat gumawa sila sa definition niya. Ang akin, subject ang definition ba ng diksyonaryo, mag-side ka muna ng definition ng diksyonaryo at doon ako aayon, yes or no. Sustain, sustain. Gawa ng definition mo. Sustain, ang iyong objection. Okay. Ayun, ang iyong pasabuot na iyong pamutana ay base sa definition na iyong basic gawin, base sa referensya niya. Pamutan na rin siya. Si Moderator, ako kung nagtatanong. Hindi ko pwedeng mag-ano ko ng reference. Tinsipo lang talong ko eh. No. Ang point niya is that ang iyong objection na ibulay kita star ang kahulugan. Iyan gusto ka. Basahaw na ang kahulugan niya. Iyan ang gawa ng bilhin. Iyan ang sabot. I-premise sa iyong referensya. Kaya nga, ang objection ko po, kaya nga, binigyan ko po siya kung alin ba ang kahulugan ng sulpot pagdating sa relihiyon. Ginagamit kasi yan na termino. Mr. Moderator. Ang iyong pautana, kung gigamit ba ko ang word na emerge. Ginagamit yung sulpot. Hindi, sulpot. Ang sulpot, sa gabahin sa pagdutat sa specialismo. Hindi mo na sagot ang tanong nila, ha? Explanation ko muna ito. Hindi pa. Ang atin kong debate, resolve by Bible and references. Kaya hindi pa ako tatanggap ng tanong na hindi nagbabase sa referensya. Kailangan mag-cite ka muna ng diksyonaryo na ito, Brad Cole, bang kahulugan ng emerge, sangayon ka ba nito? Yes or no? Huwag kang magbigay ng sarili mong kahulugan sapagkat magulo tayo pa ganun. Kailangan may common understanding tayo at nakabase iyon sa ating dalang ebidensya. Pag may ebidensya kaya, i-define mo ang emerge at saka magtanong ka sa akin, yes or no ba, tanggapin ko ba ito sa mo? Modelito style. Iyang panutan na Brad Paul, yung sumusulpot, tatag ba ni Kristo? Hindi. Tama naman ang question. Eh kasi, siya manag-affirmative. Siya ang affirmative, dapat tupaguli mo. Pero sa'yo naman natin mo tupagol. Tupaguli mo siya. Kaya ang iyang tema, nakasukat sa iyang affirmative sign, gidala sa imo. Pero, mahimura kaya nga naman, sa'yo na isang tupagol. Pero, basta ka, ang nakita, sa sign sa iyang affirmative mo, iyang ipalis ang pangutana sa imo. So, obligado na kita mutupad. Okay, okay. Sagot natin. Tupagal lang. Sa'yo na kaya. Kung ang sumulpo ayong hindi tatag ni Kristo, mapatunayan natin ang katuloy ko hindi pala sulpo. Dahil tatag ni Kristo, may dalawang ebidensya na ang Roman Catholic. Sabi dito, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So ang definition mo na ang sulpot hindi tatag ni Kristo, maliwanag ng Katoliko hindi sulpot dahil tatag ito ni Kristo. Objection. Ang kanyang sinagot mo, hindi raw sulpot, hermano Katoliko. That is not my question. My question simple. Yun bang sulpot, tatag ni Kristo o hindi? Okay? So ayaw ganyan, sabi niya, hindi tatag. Katubag ni Brepol, ikot siya, hindi ang sulpot, hindi sulpot, tatag. Ang iyan tumag. Ang sulpot, tatag ni Kristo. Hindi ang sulpot, wala ko, no, tatag. Okay, good. I-clarify ko muna, ang sagot ko ay ganito para makunawaan. Next question. Sinabi mo na ang sulpot, hindi tatag ni Kristo. Sinabi ko na hindi, sapagkat ang Katoliko may tatag ni Kristo. So hindi sulpot. Okay. Ikaw ang natalis. So, ngayon talagang pinagpipilitan mo, yung putos ng buwan na references na post daw ng Facebook. Ayon sa ating rules, Mr. Moderator, accessible. Tanong, makapakita ka ba sa live na Facebook ngayon na sinabi ko yan? Yes or no? Matagal na yun, Yes or no? Ngayon, hindi. Bakit? Kalkalin pa natin yung Facebook mo. Pero ito ang sagot ko. Mananagot ka sa Panginoon.
dahil maraming naka-screenshot dito. Dili, kan kani kani violation the rules ad hominem. Dalawa. Kan coach kas Panginoon, dili ko sila kasa. Imo kay to sa pero dili ta anang personal ako so na dili ta mo anang side comment na personal. Bingo na ang pagkutan na bed lang at ibagon, wala tayong side comment. Kaya ka na, may mong ka na. Mga Diyos, kasi Panginoon, wala nang last topic. Wala na, wala. Mr. Moderator, kaya na sinabi niya na in-edited ko lang daw ito. Ano yung in-edited? Di ba nag-accuse ka sa tao? Clarification! 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 Wala siya nag-ingon na, oh, stay pa! Nakadungo ko, klaro kayo sa kapaminaw. Wala siya nag-ingon. Ang kana ko nung kaneng sa Facebook na comment is edited, wa sa mga nga ikaw. Oo nga, ako ang nag-present. Wa, ito ka nito. Ibig sabihin, accused yan, ako ay naglala ng edited, ano-ano ang kala na sa akin. Ang point lang niya, ang point niya, wa siya mag-accused niyo. Oo, ang ato lang inani. Ato lang yung buwin ang personal comment ba? Ha? Direct or indirectly? Okay. Next question. Next question. Ngayon, tanong. Tanong, sabi mo, wala kang may pakita. Ngayon, paano mo nasabing totoo yan kung wala kang ipapakita? Paano mo masabi? Totoo ito sapagkat ako mismo nag-screenshot nito noon pang pinupost mo na ito. At hindi lang ako, even si El Sanchez, maraming simple na naka-screenshot na sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay nagsimula na 313 AD pa. Next question. Sabi ng Baptist Theological Seminary na Aklat, sabi noon that the Roman Catholic Church naging community of bishops. Sabi diyan. So tanong, lahat pa kayo sa Roman Catholic Church community of bishops o hindi? Out of topic sapagkat ang ating ating tema pa, patunayan mo na sumunod po 388. Hindi po ito tungkol sa isyo na ang simbahang Katoliko ba ay congregation ng obispo o hindi. Okay. Hindi relevant to the topic. At ang tagal dyan si Brad Ryan sa mag-explicar kung sa'yo tumong siya mong pangutana. Kung sa'yo gusto niyo makapot o probahan. Ang tumong sa question, Mr. Moderator, tinanong niya ako niyan kanina. Ibig sabihin, naniniwala siya sa references. So ngayon, tatanungin natin kung talagang naniniwala siya. Kasi ayon po dyan, ang Roman Catholic daw, naging community of bishops. Simple lang tanong ko. Inasa ngayon na ba niya ang statement ng aklat niya na ginamit niya? Yes, ma'am. Asman ako. Kung matuto man siya ng statement umili, maabot ba ka sa punto na magsulbar na ang Romano Catholic na nagpapalog sa sumunod sa 1080 AD. Maabot pala siya, mag-lead siya nito. Okay, taga to chance. Governor, objection, Mr. Governor, hindi ito aabot. Ang importante lang dito yung year na pizza na existido na ang Roman Catholic Church. Immaterial po ang hindi na pizza sapagkat ang main object natin, ang main subject natin ay yung pagsulpot year 300. Kapag yun ang kanyang pupusan sa debating ito, irimang tayo obispo. Ito nga lang, para fair, para yun nga ma-present yun yung pangutana niya, ang buti pangutana. Sa unsang pag-iha, para sa mga naminaw, na ang pangutana niyo, ang tubag sa mga pangutana, mapamatunan ang sa atong proposisyon na kabahin sa 380. Na, kung may totoo siya, nga mong mapamatunan man, kumaga, kaya na ayaw explanation niya. Mr. Moderator, una, ginamit niya, tinanong niya sa akin, ginamit niya ng aklat. Number two, pinatunayan niya kay Novatos daw, I mean, ang pagbasa niya kanina ng references, proving, implying, na meron na daw Roman Catholic Church kasi nga, sinabi daw sa aklat. So the relevance of the question is, I have to cross-examine his references kasi mali-mali ho ang references na yan. I will disprove the references. Siya mismo dapat sagutin niya. Uulitin ko yung tanong. Sige, takot siya. Tumaga. Tumaga. Decision. Tumaga. Noong 325 AD, sabi ng iyong aklat, ang Roman Catholic Church proper was no longer its congregation, but rather a congregation of its bishops. Yan. Tanong. Ang tanong sa sagot ako. Let him finish. May isa sa sagot ako. Let him finish. Naaman sa oras.
Maliwanag dito, Pastor Rian Pintes, na earlier sa year 2025, nandoon ang Iglesia Katolika. Yun ang mitisyo. Hindi ako na-prove na ang obispo, congregation beto ng obispo, at irrelevant naman yun sapagkat ang tema natin, 380 mo, binasupport dito sa inyong aklat, 325, earlier than that year, nandoon na ang Roman Catholic Church, naging congregation sa Iglesia. This is dito ang Roman Catholic Church. Katubag na ang pagkunta na punto niya, regardless, dili material na ang sakop ba sa congregation o dili ba. Apunto niya na patunayan niya na naibihan na pinagay atong buta. Kato siya, katong pasabot niya ng members of congregation, same na topic na ito. Okay, next question. Ginamit mo na naman si Novatus, amin ang Novasyanisem, okay? Ginamit mong patunay na nandoon na daw, wala pang 380 nandiyan na ang Roman Catholic Church. Ginamit niya, Novasyanisem. Tanong, Rambod, ano ho ang tunay na pangalan ng Novasyanisem, leader ng Novasyanisem? Out of topic, Mr. Moderator. Hindi tao dito ang subject kung hindi yung pizza. Ah, yes, Moderator Stein. Ang panutan na wala musuot sa tema. Ini-issue kung kung saan ba siya. Ang issue din ha, katong isukti sa dito, na dihan na ang Roman Catholic. Objection. Nadinig natin lahat, ginamit niya si ang Novasyanisem. Pinatunayan niya na before, sa panahon ni Novasyan, nandiyan na daw ng ano. Kaya aking tanatanong na naman, yung reference niya, kung kilala niya bala talaga yung leader ng Novasyanisem na siyang nag-start ng Novasyanisem. Dili siya isyo. Yung lumusot siya isyo. Hindi isyo. Pinipresent niya. Nakabago ang karapatang tanong yung presentation niya. Pero magbabas sa tema. Kung imong pagsunod ng patana, magbabas sa tema. Sa isyo di ha, ang pagkanaan, sayang referensya. So, pusat na lang sa lain question. Dili mo sa tema. Rephrase lang ang imong question. Rephrase imong question. Ang Novasyanisem po, sinimula ng isang taon, ayon mo, nandiyan na ang Roman Catholic sa panahon ni itong Novasyanisem. Presentation mo yan, tinanong mo rin yan sa akin. Kaya ang tanong ko, ano po ang pangalan ng leader ng Novasyanisem? Again, counter objection, Mr. Director, for violating the rules of dialogue number one. Kaya tinanong ko po, kung sino ang leader niya, ang pangalan, kilala ba niya dahil nandiyan po? Really? Ang point niya, kung makilala niya ang leader, paano mo ma-establish ang time na paano mo ma-establish na kung kailan lumitaw yung leader niya? Magalala bro, dala bro, lubas yan. So, next question niya, next question. Ng Roman Empire sa pamagitan ng Edict of Thessalonica. Pero walang ebidensya doon na malinaw na 380 sumulpot ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Patunayan mo sa aklat mo, magbasa ka ng The Catholic Church Emerged sa 380, yun ang aking hinintay na ebidensya. Diyos sa Mr. Director, ang lahat ng itatanong ko, Mr. Director, pinipresent niya, hindi out of tema yun. Sinabi niya yung kanina, Tinatanong namin sa punto. Okay, let's give a chance. Naaman sa iyong iluman ng grace ng poem, ang iyang premise, preparatory na iyang question. Ang iyang siguro nga na resulta na namunigar sa magpapabaro sa iyong punto. Okay. Ito nga na lang. Gamit ka lang iyong mga sige.
Paliwag lang, magkatong tao pamatasan. Pamitaw lang na, bilang na magpadasa emosyon kay para mga na matunhay at kung natay kapsay. Thank you kayo. Okay, tanong, Brad Paul, nabanggit mo si Apostle Peter na po, Santo Papa, binanggit mo rin ito. Objection, Mr. Moderator, wala akong binanggit about kay Pope. Kung meron. Kay Pope. Balik natin, i-review natin. Wala. Ang sabi ko, si Pope Damasos. O, Santo Papa. Si Pope Damasos ay Church of Rome ayon sa binasa ko sa Edict of Thessalonica. Wala, hindi ako nagtas ng papasi. Kaya wala sa magtanong ng papasi sapagat hindi yung pasok sa proposisyon. Okay. Oh, dati ka lang. Okay. Ang tanong ko po, Mr. Monreto, simple. Kasi ang presentation niya, si Pope Damaso, Pope daw ng Roman Catholic at maraming lista ko po. Pero yung tanong ako ngayon si Pope. So, hindi pa rin pasok sa tema yun. So, kung ganang ganito ng Mariano? Ay, hindi na tayo tatanong. Kasi, ang kinigiyahan ko, ang kinigiyahan ko ito na kung kinigtas ka po, magkana siya kabahin sa Pope. Oh, niya karon, katagal ko siya chance pagpumunta na. Serious suspicion ni. Ano mo ba siya mo? Ang punto na ito, ang resulta ni sa ato pag-resulta sa ato proposisyon. Okay. Atong, di ba na ito, may mga nang yan kung sa iyan siya pumunta na, hindi na ito ay panpaday. Ano yun na? Objection, Mr. Moderator, tanggapin ko niyong kanyang tanong. Tanggapin ko ha? Pero kung hindi, deleted yun, sa surat na tanong sa 380, didakan siya. Pero na, sakto na, fair enough. Fair enough. Kung dili na ma, dili na mo relate sa tema, ato na ang pinaksyonan. Okay, fair enough. Kasi nga, again, Mr. Moderator, klaruhin ko muna kasi ang kanyang presentation yung tinatanong natin. So, binanggit niya po, okay? So, ang tanong ko ako... Ayun na niya. Amin na, Moderator style. Sakto na pwede ka mga utana base sa iyang presentation. Pero it must, your question, must be directed towards the resolution of the issue. Dili kay muta na lang ka para lang din sa katubag. Dili na mao oh, nakatutuyo na nga ma-resolve pa ng isyo. Kinala, kanyang pamuta na nimo, ma-resulta pag-resolve sa isyo. Muna ako pasabot. Para fair siya na lang. Kaya ba? Okay? Kaya ba? So, kaya tayo tayo chance na mamuta na, dili pa kayo klaro sa uban, basta sa ma-resulta na sa pag-resolve sa isyo. Okay? Thank you. Ito premise. Premise na pagdala. Ang patunay na, mali ang tema ko dahil meron lang po series of popes na banggit si Damasos. So ang tanong ko ngayon, meron ka bang ebidensya, historical evidence, na si ito pong si Pope Damasos papunta kay Pope na primerong Pope na si Peter, meron ka bang evidence dyan? Historical evidence, dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence na si Pope, ito pong tinawag ninyong Pope na una, ay wala pong historical evidence. So sabi mo, may series of quotes po na ipinipresent mo kanina, nandun si Damasos. So meron ka bang historical evidence na si Peter ay unang Santo Papa sa Roma? Out of topic, hindi po tayo topic about sa pagka-Peter na po. Bago, mag-tag this time, sir. Ito na ko ni Iklaro Pagayo. Dili, bisan pag na ay siya ikapakita ng series of, at least of papasi, dili siya isyo sa pagkubasin mo sa iyahang presentation. Mga nga, dili siya pwede niyo ipagkubasin. Jason, anong naingon ng kamawa? Ang iyong presentation sa kamawa? Ayaw, ayaw, dili ako ingon ng kadibati. My part is to make a proper way of questioning. Asam dagigan si Damaso? Yan, yan, balikon ko, Pastor Angan. Ang imong pangutana, bisan pag naaman o mawala o bliss o papasi, dili na maong isyo nga makapagubah sa iyang kinikatip si Ima. So ang imong karuntang ipangutana, ano na yun imo? Kung puni mo, parang baro ng imo. Ano yung isyo? Asbay mo pangutana? Asbay mo pangutana? Ang pangutana ko si Moderator, pinag-unayan niya na meron na pong, meron pong connection si Pope Damasos kasi meron silang lista galing ho kay San Pedro na unang Santo Papa na banggit niya kahit i-review natin ang video. So, hindi mo ipangayo. Ang aking, kung meron isang historical evidence na si Damasos na binipresent niya connected by historically dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence na unang Santo Papa papunta kay Damasos, yung list po, wala yun. Ibig sabihin, ang ating pong pinag-usapan, yung kanyang presentation,
na hindi ho yun totoo. Adile, ang point mo nga, doon ang siya yung connection base sa history. Pero it's not, hindi lang doon siya kung sa connection niya. Upang-upang-upang-upang-upang. Ito na siya nga. Kanang bisag na ayok na yung connection. Pero naingon na earlier or after, nag-isgot na okay, or year, nga mo resort sa isyo, kanang madawat. Pero after ko mong lang nga, wala siya connection sa Dupapang, lahir na naka isyo. Meaning to say, kung tuloy mo, ang argumento pinaagin na wala si Damaso, wala connection sa Dupapang. Which is, hindi mo naman isyo. Ang isyo, dapat itong tingong pumutan na, magpupang. Siya muli nato sa pag-resolve sa isyo sa posisyon. Mao lagi ang aking pangutan na wag dilip wag muli nato sa wala muli. Para pag-resolve ba? Ang iya na presentation ba? Ang iya presentation na aram na niya. So, pero ang pasamot nato ba? Ang explain niya. Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of the debate number 12. Respect always the right ruling of moderator. Bakit hindi na yung moderator? Wala, kala siya. Wala, nag-explain yun siya sa yung side. Wala siya, dili na side of disrespect. Ang punto na ako, mauni. Hino, iyang iya na gitando ang kanahiskutana na pati ni Damasus. Tinuod sa to. Pero ang iyong pangutan na kabahin ni Damasus, kinanga doon ay kalabutan sa pag-resultar sa isyo na sa credibility. Hindi lang mayroon na ang tumong ni mo nga, gubong ni mo ay koneksyon, ang probaran ni mo nga, wala koneksyon sa Santo Papa na si Peter ba. So mo na yung na ko, Brad, na kinanga, hindi na itong isyo ko doon pa siya koneksyon ni Pedro. Kung hindi, kinanga, doon na credibility pa. Ang, na sulpo ang tumaw ang Roman Catholic Church. Hindi lang hindi kasi moderator kayo. Wala kang siya nag-hiskot na 380 lang mismo. Ang iyong isyo, Mr. Moderator, iyong isyo, Mr. Moderator, wala pa yung 380 lang na sila. Mabitaw nga ako yung poon na di natin noon na wala pa 380 lang na sila. Hindi nga ang 380, kaya buka mo ang tingot. Okay. Paliwag lang mga ang audience, paliwag lang. Ato lang respetuhan ng mga atong panadiskasan. Paliwag lang, ha? Respetar lang. Okay. Okay, next question. Ha? Okay, aduna na laman tay 2 ka minuto o 47 minutos. A segundo. So, aduna tay mga tulo na lang ka question. Next question na, nasaba. Okay, totoo ba na binanggit mo na yung Roman Catholic Church, 1st century pa lang, nandoon na, yes or no? Yes, totoo. At may ebidensya akong dala na Roman Catholic Church, 1st century. Ikaw ang wala pang na-presenta. Okay. Now, next question. Follow up. Ang dami kong references dito, meron kang references. Yung nagsinabi dyan na 1st century lang, namunod pa ang Roman Catholic. Ilang aklat sa references mo na naman namin, ilang aklat ang mayroon doon? Ito, first century, ha? Itong sinabi ng NIV ninyo na kasali ang Baptist, sinulat ni Apostle Paul, ang recipient ng Letter to the Romans ay ang Church of Rome. So, nagka-unite po ang mga Bible scholars at ang mga nalubhasa sa larangan ng relihiyon at kasaysayan na first century, nandun ang Iglesia Katolika. Ikaw ba ang hindi nakapresenta? So, ilabas mo na yung okay, Iglesia ko. Next question.
present niya, first century, di ba? Ah, natinig niyo, dalawang aklat sabi niya, kasali ng Bible. So ngayon, tanong, dahil ang Roman Catholic Church po ay under po yan ng Santo Papa sa first century, sino po ang Santo Papa ng Roman Catholic Church? Ayon po sa Roman Catholic Church. Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number one, that no question or point shall be raised that is unrelated to the debate proposition. Balik-balik na niya? Kung sa may turong sa mga pangutana. Ano ang question mo na, Mr. Moderator? Ang pangutana na, kung sa'y turong, mapagbahin ba? Kung sa'y turong. Mas ang problema na ito, napili, tinuod, na first century nana, kaya nga kung tema 380, di na tinuod ko, ito mo ang kapas naman. Sige. So, hindi tinuod kay... Ano ang question na sa iyong presentation? Ano sa iyo, sa present niya? Sige, wala ang question, kapag ka. Pila kayo. So, pag-repeat yung tanong. Baga, kayo, oy. Baga, repeat niya. Ginamit ko na sabi mo, first century nandiyan na, may meron pa kang references. Kaya ang tanong ko, eto na lang. So, ayon po sa references mo na yan, ang meaning po ng Roman Catholic Church is under po ng Santo Papa yun. Kaya sa first century, ayon ng references sinasabi mo, sinabi ba dyan, yes or no, na si Peter, si Pedro, ang unang Santo Papa sa Church of Rome? Yes or no? Itong referensya ko? Ang ginamit ko, ito lang. Sabi dito, Roman Catholic Church, first century. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church. And St. Peter founded the first Christian church in Rome in first century. Nabasa. Ito ba yung pagkakana? Okay. Okay. Dili na lang ta tingali mo hatag og rebuttal but Pastor Rian kay tungod kay adunay next event niya. Nasaysayo pa kanina sa atong gikuan kanina nga 3 o'clock. Medyo nasugan kita na nato dayon. Pero ang oras sa karon is 6:35. Kung magpinta taong 10 minutes, duha na daan, mo 20 minutes na. So, ari na lang ta sa conclusion. Conclusion is, taga na to 5 minutes, so 10 minutes na ta. Hindi, 5 minutes na. Hindi, 5 minutes na. Kay na may preparation, magkuha basta kuli, napanis sila yung ibutang na mga kuhan. So, until 7 na tani. So, ang permit yun nila ni is alas 6 masugod, pero ako na yung nakauna, yung pananggit, mo nang i-adjust na lang, yatagan na nila o alas 7. So, ako, kung ano, kaya ako may nagpunan sa pero nag-quas permit na eh. So, naka po ay, may ganit, kaya nagkabutang ng tarpulin nila eh. Sit up pa sila ane. Eh. So, doon na lang tayo, 5 minutes conclusion. Okay. So, ang conclusion is wala na tayo objection. Oh, kuya, ani na ni Ron, oh, magwali mas ba? Pasto. Oh, sige. Okay, okay, maraming salamat sa ating mga moderators, Brad Bibot, Brad Ismail, at sa aking katunggali sa debating ito, Pastor Rian Quintis. So, nandito na ako sa summary period. Fixing a definite year of the emergence of the Roman Catholic Church that according to him is 380 Anno Domini is very erratic notion and it is a big lie of Pastor Rian Quintis. He is inconsistent even his very own statements. Nadirinay niya ang sinabi niya sa Facebook na maraming nakasaksi na ang Roman Catholic Church nagsugod na 313 pero nagtaka tayo na 380 ang kanyang pagpasulpot sa Iglesia Katolika.
ang kanyang proposisyon ay existing only in his human mind, not in reality. Sapagkat hindi siya nakapresenta ng ebidensya, ang kanyang mga ebidensya ay hindi po pasok sa tema, napakaliwanag ang emerge. Ang kanyang synonymous sa wikang Tagalog ay pagsimula at paglitaw. Ngunit ang ginagamit niya na may ebidensya, embrace, declare. So ang word na embrace at declare, ibig sabihin, yung in-embrace niya at dineclare niya nang siya na bago pa man ang 380 Anno Domini. Amen! At kahit ang kanilang aklat na church history nagpapatunay, ang church history ng Baptist Theological Missionary ay napakaliwanag na nagbigay po ng mga pizza na kahit sa year 200 nandiyan na ang Iglesia Katolika at ang mga dalubhasa sa larangan ng kasaysayan at relihiyon nagkakaisa na kahit sa first century nandoon na ang Iglesia Katolika. Amen. Kaya ang aking advice ay ganito, brotherly advice. Kayong mga Baptist, kulikta ng kulikta kayo ng tithes. Bagay! Pagpaaralin nyo naman si Pastor Ian Fuentes sa Baptist Theological Missionary sapagkat may back subject siya. Kung nakapag-aral siya, dapat natuto siya kung ano ang nakasaad sa kanilang church history sa Baptist. Bagay! Kaya tatasan ninyo ang inyong tithes. Nakakahiya po ng inyong pastor ay wala pong sapat na edukasyon sa church history. Kaya mali-mali po ang kanyang diting. Agay! Baka ngayon mag-preach si Pastor Ian Fuentes. Pag ang puntahan mo ay basketball, huwag kang mag-volleyball. Pag ang puntahan mo ay debate, maging debate ka. Pero kung mag-preaching ka, mag-preach ka. Mamaya pag mag-preach ito, that is an education. Nasa iba pang wika, pag ang isang tao ay pumunta doon sa sport na basketball, tapos mag-volleyball, aba, iba na yata yun. So sa gabing ito, hindi po napatunayan ni Pastor Ian Fuentes. Hirap na hirap po siya. Kaya yung mga tanong niya ay very irrelevant at hindi po pumasa sa ating mga mabubuting mga moderators. Magandang gabi at sana'y pagpalain sana tayo ng Diyos na sa pamamagitan ng public dialogue na ito, maka-learn tayo ng katotohanan ng simbahang Katoliko. Hindi totoo na sumulpot lang sa taong 380 nandiyan na ang Iglesia Katolika bago pa man ang 380 Anno Domini. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang simbahang Katoliko ay tatag ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ang sulpot daw, yun daw hindi tatag. So, napatunayan natin ng Katoliko ay tatag ni Kristo, kaya siya po ang naunay sa iyang kaugalingon na tari. Palakpakan natin. So, maura to, dagang salamat ni Sir Moderator sa inyong time o Pastor Ian Fuentes. Huwag ka na kasi balungkot. Okay na? Okay. So narinig po ninyo mga kapatid, no? Sinabi daw niya, magpipreach daw ako. Yung pagpipreach ko, Brad Paul, regalo na yun. Kasi kung gusto mo ako mag-rebound ngayon, nire-rebound kita. Sabi mo, ha? Ano sabi mo? Magdadala ka ng history book mo. Tapos kung tatanungin ka, hindi mo sasagutin. Out of topic. Pambihira ka. Magdadala ka ng ito. Ang dami ko. Ito sabi mo. First century Pope si Peter. There is no historical evidence that St. Peter was Rome's first bishop. Saan yung first reference ko? Yung aklat na yelo na hindi great standard reference? Lagat ka ngayon. Gusto mo akong ipanibat, ha? Ito sabi. Ayan o, declared Catholic Christianity. Sabi mo, meron na daw diniklara. Kasi na, ang diniklara, Christianity, hindi Roman Catholic. Ang Roman Catholic, nagsimula, diyan po sa state religion, kaya nga superpower kayo eh. Mga puni, kasagalang, bakit? Kasi po, superpower, Roman Empire eh. Diyan kayo galing. Kaya yung sermon po, nag-start. Nung nag-start siya, sa nag-start? Sa Roman Empire state religion. Yan! Ano sabi pa nito? Gusto mo ako mag-rebat? I-rebat kita. Sabi mo, si, ha? Sabi mo eh, eto na lang. Anong oras na? Okay.
So nung pagsimula ng Roman Empire, mga kaibigan, huwag kayong magalit. Kasi po, sabi po dito na ang inyo pong sinimula na galing mo sa hindi totoong iglesia. Kaya masulpot, sabi ko kanina, objection ng object kasi hindi raw tatag. Sabi ko, yung pagsulpot tatag ni Kristo, out of topic. O ngayon, para ho kayo, o iyan ako na lang ito, ano, 3 minutes, ito. Ito ngayon ang argumento ko, sulpot nga kayo una sa lahat. Bakit? Ang tunay na iglesia sa Biblia, may katiyakan sa kaligtasan, kayo wala. Ang unang ng Biblia po, ito challenge ko sa inyo, challenge ko sa inyo lahat, magbigay kayo ng isang apostol na katulad ninyo ng aral na walang katiyakan sa kaligtasan, magkatuliko ako. Kasi, tiyak na tiyak po ang mga apostol. Okay? Ito, argumento, tunay na Biblia. Argumento po ito. Huwag iyak. Sabi niya dito, another, there is no historical evidence. Sabi niya, meron daw siyang historical evidence. Sabi niya, evidence, there is no historical evidence. Kasi ang binipresent niya, gawa ng mga hindi standard reference. Ito ang Christianity, mga kaibigan. Christianity ho. Asan ang 380? Hindi mo nakita yung 380? Andoon, nakita ko po kanina. Ayan, 380. Diyan po kayo sumulpot, mga kaibigan. Ayan. Pinatunayan po natin kanina kay Judosius yung pong pagsulpot ninyo. Kaya okay na yan, oh? Ayan, oh? 380 AD. Catholic, Christianity, ginawang official religion sa Roma. Taga-Roma ho kayo. Kaya nga Roma. Ito, ang tunay na iglesia nangaral po ni Kristo, kaya mga Kristiyano. Hindi po sila nangaral ni Maria. Walang isang apostol nangaral patungkol kay Maria. Hindi katulad ng Team Maria. Kaya sulpot ho sila ayon sa Biblia. Okay, kailang sumulpot sabi sa Biblia? Amin sa references, galing po sa Roman Empire State Religion. Ngayon, kung gusto mo niyong maging member sa tunay na iglesia, maligtas po kayo. Kailangan po niyong sumampalataya na ang Panginoong Hesukristo, siya lamang ang daan sa langit, siya po ang paraan sa kaligtasan, at kung ikaw po ay natanggap ng buong puso sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay maanib sa tunay na iglesia. Hindi mo maanib ka sa sulpot na Romano-Katoliko, natatag ng mga Romano. Kaya nga, ang tatag ni Kristo, Christianity. Ang sabi po sa Acts chapter 2, verse number 47, and the Lord added to the church daily such as would be saved. Yung mga ligtas madagdag sa iglesia. Yun yung tunay na iglesia, hindi ho kayo. Maraming salamat ho, at Brad Paul, at sa ating mga buting moderator, maraming salamat po.